magandang araw po sa ating lahat, mga kamamshi, mga ka-good vibes. At ngayon nga po, sa araw na ito, ay ipapakita ko sa inyo ang kaganapan dito sa amin nitong araw na ito dahil nagkaroon na po ng face-to-face recognition ang ating mga bata dito sa eskwelahan. At bilang isang nanay na OFW, masaya po ako dahil at least na-experience ko po ito. At nakauwi po tayo before mag-recognition day. Kaya naman, nawa ay magtuloy-tuloy na po ang face-to-face. At sa pag-uumpisa po ng programa, ito ay sinimulan ng isang sayaw ng doxology dance para sa opening prayer na ang pamagat ay "You Raise Me Up". Nakakatuwa lang pagmasdan ang ating mga kabataan na sa kanilang mga murang edad ay talaga namang sila ay naging matatag at nagpatuloy pa rin sa kanilang pagsusumikap na mairaos ang kanilang pag-aaral sa kabila ng kanilang mga struggles na pinagdaanan during the pandemic. At syempre lalong-lalo na sa ating mga nanay at mga lola, ganun din po mga lolo, tita, mga guardian, na talagang isang sakripisyo ang ginawa dahil hindi po biro ang ating dinana sa pinagdaanan ng mga nakaraang taon. Pero ganun pa man, nalagpasan po natin ito sa tulong ng ating Panginoon na laging gumagabay at nagbibigay sa atin ng kalakasan sa ating pang-araw-araw na buhay. At syempre, para naman maging masaya ang ating programa, narito ang intermission number ng mga kinder. Ang aking pamangkin na si Argus Licio ay kasali dito at talaga namang siya'y nakangiti at tuwang-tuwa hanggang matapos ang kanilang sayaw. Ayan, kitang-kita niyo naman, talagang tuwang-tuwa sila. At ito ang pinakaiintay nila after the pandemic na magkita-kita muli at mairaos ang ganitong mga espesyal na okasyon para sa kanilang matagumpay na pag-aaral. At syempre, hindi rin magiging matagumpay ito kung wala ang ating magaganda at buting mga guro. At syempre pa, maraming salamat din sa teacher ng aking anak na si Miss Eileen dahil sa iyong kabutihan, pag-aaruga, pagbibigay ng love, care at lahat-lahat na. Talagang wala kayong katulad mga guro. Saludo kami sa inyo. Maraming salamat. I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same. At ito na, hindi rin pahuhuli at patatalo ang ating mga grade 1 student kasama ang aking anak na si Adrienne. Kaya naman, natutuwa kami at talagang napapaindak sa kanilang intermission number na Paro-Paro G. At hindi lingid sa atin na ang Paro-Paro G ay talaga namang ngayon ay sikat na sikat, lalo na sa social media. Kaya naman sila ay napapaindak. Ayan, nabubulol na po ako. Kita nyo naman ang kanilang mga sayaw na talaga namang tuwang-tuwa at ito yung pinakaiintay nila. Alam nyo ba na hindi ko alam na makakasabay din ang aking anak dahil wala itong practice. Pero dahil ito ay paborito nila, sila ay masayang nagsisayawan. Kick. Hey. Everybody shake it, baby.
syempre pa, andito rin ang kanyang mami Shi, ang aking hipag na talaga namang siya ang nag-alaga, gumabay sa aking anak nung ako ay nasa abroad. Siya ay proud na proud din dahil nakatapos na naman ng isang level ang aking anak. At ganun pa man, natutuwa kaming lahat dahil kami ay saksi, lalo na sila sa paglaki ng aking anak. Sa mga sacrifices ay magkakasama kaming lahat. At nandito rin si Argos, ang aking pamangki na talagang bibong-bibo kasama ang kanyang teacher na napakabait. At ayan, smiling face palagi dahil siya ay nakagraduate. Ay, hindi graduate pala. Ayan, congratulations! We did it! At ito yung part naman kung saan talagang kami ay na-touch dahil ito ay tribute para sa mga parents. Pero para sa akin, ito ay para sa lahat. Ganun din ang mga teachers. Dahil sila ay isa sa talagang nagsakripisyo, nagtiyaga. Kaya naman maraming salamat din sa inyo at binigyan nyo ng oras ng ganitong pagkakataon at pasasalamat sa aming mga magulang, mga guardians, at lalong-lalo na sa ating mga kabataan na talaga namang natutuwa sa inyong mga ginagawa para sa kanila. At itong part na ito ay medyo nakakaluha dahil yung kanta pa lang talagang makabagbagdamdamin. Ayan, nabubulo na po ako dahil ito ay ang glowing inside, diba? Napakasarap pakinggan at lalong-lalo na yung mga kabataan natin na talagang mag-aabot sa inyo ng mga roses. At bilang isang nanay na OFW, talagang hindi ko maiwasan na mapaluha habang ako ay nagvi-video sa aking anak at pinagmamastan siya habang sila ay kumakanta. Dahil hindi biro po ang maging isang nanay na OFW. At ganun din po yung ibang mga parents, mga daddies na alam kong hindi madali na maging malayo. Lalo na nung nakaraang pandemic, ang daming mga worries dahil alam po natin na tayong mga OFW ay lahat ng ating pagsisikap ay para sa ating mga anak. At saludo po kami sa lahat ng mga nanay single parents na kagaya ko. Sa feeling na akap mo na ang iyong anak at kayo nagkahiwalay ng ilang years at ang akala mong hindi na kayo magkikita, ngayon sasabihin sa iyong I love you ma ay sapat na. O diba, close pa rin kami niyan kahit may mga pagkakataon talagang kami nag-aaway dahil mahirap gumising lalo na nung nakaraang face-to-face ng mahigit isang buwan. Kaya naman, napagtagumpayan na ninyo yan, kaya congratulations! At sa lahat ng parents, guardians, mga tita, titos, lolo, lola, congratulations po sa ating lahat. At ang ating mga teachers din, maraming salamat. Kung wala ang bawat isa ay hindi po magtatagumpay ang ating mga kids.
at patuloy lang po tayo magdasal para sa kagalingan ng lahat at nawa ay matapos na ang anumang mga krisis na ating nararanasan upang maging masaya na at tuloy-tuloy na ang ating face-to-face. God bless us all at kita-kits muli po tayo sa susunod na mga video.